wisdom for salvation through faith in our Lord Jesus Christ. At ang kasulatan ito ay magdadala sa iyo upang ikaw ay mapabuti at ikaw ay maging perfecto sa harapan. Sabi po ng banalang kasulatan, ang lahat ng mga kasulatan na pinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din sa pagtuturo, sa pagsasala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang. Ito rin ang nagtuturo sa atin para tayo ay maging sakdal sa harapan ng Diyos. Ito rin ang nagtuturo sa atin upang tayo makagawa ng lahat ng mga kabutihan sa ibabaw ng mundo. Okay? So itong ebanghelyo ito ay ano? Hindi po ito inilihim mundo. May mga tao lamang na kinasangkapan ni Satanas na ilihim ito ng ilang panahon para hindi maihiyag sa mga tao. At ang mga tao ito hindi mapagpapahayagan, hindi nga sila ba. Pero nagkulang ba ang Diyos? Sa bawat panahon ba, nagkulang siya na maipahayag ito? Hindi po. Kita po natin sa panahon ni Abraham, ipanaaral ang Ebanghelyo. Miski sa panahon ni Moses, na ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi po na sa Hebrews chapter 4, verse 2. Pansin po na, 1 and 2. Ganito po ang ang sinasabi ng banalang sulat. Tingnan nyo, mga takot nga tayo, yabang may hiwaga, iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapangingahan. This time, yung mga terminology ginagamit ni Apostol Pablo ay yung ebanghelyo ito ay may kinalaman sa pagpasok sa kapangingahan. Okay? Ito po pagpasok sa kapangingahan, hindi ito basta pagpapahinga. Ito po yung kapangingahan ng kaluluwa. Kung natatandaan nyo sa Matthew chapter 11 verse 28-29, bago natin ituloy, Matthew chapter 28-29, ganito po ang ating mababasa na Matthew 11:28-29, ang ating Panginoong Kristo po ang nagsasalita at ganito po ang sabi niya. Ginawa pa ito ng kanta, kinanta ito ni Basil Valdez. Sabi ko rito, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapanggal at nabibigitan ng lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ito po yung tinutukoy doon sa Hebrews, kapahingahan. Papasok ang mga tao sa kapahingahan. Bibigay ito ng ating Panginoong Kristo. Anong kaklaseng kapahingahan po ito? Ang sabi ko, 29. Pasanin ninyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamon at magpagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So ang tinutukoy pong kapahingahan dito ay kapahingahan ng mga kaluluwa. Ang tinutukoy pong kapahingahan dito ay ano? Ay kaligtasan. Okay? Kaligtasan po. At sinasabi nga po sa Hebrews, mga takot nga tayo yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot yon, sapagkat tunay na tayo ano, pinangaralan, sino yung tao? Ito po nung 68 AD ng mga Kristiyano na sinasabi, tayo na as diba? Ano sabi? We, the gospel, preach. Tingnan sa English. For unto us was the gospel preached, as well as to them. Ang tinutukoy kong them dito yung panahon nino, ni Moses. Panahon ng mga Israelita. As well as to them. Ano tinutukoy ng as well as to them? Ibig sabihin, sa kanila rin ay pinangaral ang Ebanghelyo. Tuloy natin. For unto us was the gospel preached as well as to them. But the word preached did not profit them, not being mixed with
them that heard it. Yun ang problema. Kaya hindi nila napakinabangan ang Ebanghelyo ay hindi sila ano, sumampalataya. Pero yung mga tao sa panahong ito, nang pangaralan sila ng Ebanghelyo ay sumampalataya, sila ang nakinabang dito. At nakapasok saan? Sa kapangahingahan ng Diyos, nakapasok sa kaligtasan, ipinangako ng Diyos sa mga propeta, buhat pa na. Kaya yung mga tao po, no? Kaya dapat nga may pahaliwanag na maigit po. No? Ang tunay na Ebanghelyong ito ay dapat may paliwanag sa tao upang sa, kapag napakinggan nila ito, ay sumibol sa kanila ang pananampalataya at isubmit nila ang kanyang sarili sa bautismo sapagkat bibigyan sila ng kapahingahan ng Diyos, bibigyan sila ng alam, ng kaligtasan. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ito po yung Ebanghelyong tinutukoy dito po sa Romans at sa kabuuan ng banal na kasulatan. Muli nating babasahin yung conclusion po ng sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma at sa mga susunod na linggo ay nilipat naman po tayo sa ibang libro na ating ating pong pagsasama-samahang basahin muli upang